is Rai and welcome to my channel. So for today's video, magbibigay lang ako ng mga ilang tips para makatipid tayo sa pagki-keto diet. Before, ang mindset ko is mahal ang mag-keto diet or mahal yung way of eating ng pagki-keto. But bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano nga ba tayo makakatipid. And bibigyan ko kayo ng mga ilang tips, lalo na sa mga mami and mga estudyante na gusto mag-keto pero natatakot kasi akala nila mahal yung pag-keto. So una, simplihan lang natin yung mga kakainin natin. Like, mag-focus lang tayo sa meat, egg, tsaka fish. Doon muna tayo mag-focus. And bumili lang kayo sa palengke. Kasi sa palengke, mas mura yung bilihin. And pwede kayong tumawad and pwede lang kayong bumili ng patingi-tingi. Kasi sa supermarket, mas mahal yung price doon. But di ko naman sinasabi na huwag kayong bumili sa supermarket. But tip ko lang is mas okay bumili sa palengke, lalo na kung nagtitipid ka. And bumili lang ng mura. For example, kung mura yung baboy ngayon, yun na muna yung bili ninyo. And kung mura yung chicken ngayon, yun na lang muna yung bili ninyo. Kayo na lang yung mag-adjust. Kasi, kung trip nyo lang or mas gusto nyo lang kumain ng baboy ngayon, kahit mahal, bibili nyo, hindi kayo makakatipid nun. So, yun nga, tip ko lang na kung ano yung mura, yun yung bili ninyo. Kagaya rin sa gulay, mura rin ang gulay sa palengke. And kagaya sa gulay, dapat hanapin nyo rin kung ano yung mura sa panahon ngayon. Kasi dito sa Pilipinas, seasonal or may panahon yung mga gulay. Like yung cauliflower, meron lang din siyang panahon na mura, meron din siyang panahon na mahal. And yung broccoli, ganyan, may panahon din na mahal at may panahon na mura siya. And syempre, hindi kayo bibili ng mga panahon na mahal siya. Maghanap kayo ng mga alternative na pwede nyong bilhin pag mahal yon. Like, kunyari, ako nakabili ako ng lettuce ng halagang 20 pesos lang. And pwede ko na siyang kainin ng 2 meals. Like, nung last time, nakabili na ako ng 50 pesos na cauliflower. And nagamit ko siya na cauliflower rice ng 3 beses sa meal ko. And yun, hindi naman kailangan na mag-spend talaga ng money pag nag-diet ka. And marami rin namang murang leafy vegetables like kangkong, talbos ng kamote, sayote, cabbage, malunggay, talong, okra, ampalaya. Marami talagang mas mura and masarap din naman siya. Pwede rin naman kayo maging creative sa pagkain. Actually, maraming nagsasabi na pag nag-diet is boring, hindi ka naman pwedeng kumain ng ganito. But yung keto diet, pwede ka rin naman na maging creative. Like, pwede ka kumain ng fish with ginisang sayote or fish with or nilagang baboy, sinigang na baboy. Basta ganun lang din yung pagkain ninyo, tatanggalin nyo lang yung rice sa pagkain ninyo. Sa itlog naman, mas okay bumili ng 1 tray na egg kesa sa pa isa-isang egg. Kasi kung bibili ka ng 1 tray na egg, it ranges 200 to 230, large na yon. Pero kung bibili ka ng pa isa-isa, minsan it's 9 to 10 pesos and mas mahal siya. Tapos, sa mga condiments naman, kung wala kang coconut oil or olive oil, pwede naman na gamitin mo is water lang sa pagsaute. Actually, ako ginagamit ko yon. Nagsasaute lang ako ng garlic and ng onion gamit ng water. Pinapakuluan ko lang siya ng onte. Kung ano yung usual na ginagamit na natin na amount ng mantika, yun lang din yung amount ng water na ginagamit ko sa pagsaute. And yun, okay na nakakapag-isa na ako ng gulay. And if naman, bumili kayo ng pork at nagprito kayo, pwede nyo na din naman itabi yung pinagprituhan ng baboy and
gamitin nyo yun sa paggigisa ng pagkain ninyo. And yun nga, kung nagprito rin kayo ng baboy, pakuluan nyo muna and then magmamantika siya ng sarili niya. So, mas okay yun na gamitin nyo. Hindi nyo na kailangan ng gumamit ng iba pang or hindi nyo na kailangan gumamit ng coconut oil sa pagprito ng mga pagkain ninyo. So, kung wala naman kayong coco aminos, pwede dyan din naman siyang i-replace ng patis at saka salt. Okay din naman siya. Kung tip ko rin is, huwag na muna kayong bumili ng mga almond flour, coconut flour, and mga baking essentials sa pagkikito. Kasi medyo pricey talaga siya. Minsan yung almond flour ranges like 1,000 kung hindi siya sale. And yung coconut flour is medyo hindi naman siya pricey, but for me, mas okay sa akin yung almond flour. And yun, mas okay na na huwag muna kayong bumili nun kasi pandagdag na lang naman din yun. If you have the budget, after at talaga nag-crave kayo ng bread, pwede naman din kayong bumili. But first, mag-focus muna kayo sa meat, chicken, fish, and egg. Siyempre, pati vegetables. For the coffee naman, myself, ang iniinom ko talaga ever since is black coffee without sugar. Nasanay na kasi ako, but marami sa atin na nasanay na may milk lagi yung coffee nila and sugar. For me, mahal kasi yung Nestle cream or almond milk, lalo na dito sa Pilipinas. So, ang matitip ko, kung kaya nyo naman uminom ng black coffee without sugar, mas okay na yun kaysa bumili kayo ng Nestle cream tsaka almond milk. Kasi nga, mahal talaga yun. And okay din naman na bumili ng mga sweetener. Medyo pricey siya, pero okay na rin yun kung hindi nyo talaga kayang uminom ng black coffee. Sa akin, yung tuna talaga madalas ko na binibili is coco aminos at saka sweetener or yung sugar replacement. Kasi kung kaya nyo bumili ng soy sauce, bakit hindi natin kayang bumili ng coco aminos? Medyo mahal lang siya ng konti, but kayang-kaya naman siya sa budget. At coco aminos is matagal-tagal mo rin naman siyang gagamitin. Yung 1 liter na 300 pesos, magagamit mo na siya ng 3 to 5 months. Depende sa paggamit nyo. Hindi nyo naman palaging gagamitin yung coco aminos sa meal nyo. So, matagal-tagal nyo rin siyang magagamit. And marami rin namang sales sa Lazada and Shopee. Mag-check na lang kayo ng mga prices doon. At for sure, marami kayong makikita na mura. And marami rin naman nagsisale doon. So, mas okay na rin na bumili kayo ng coco aminos. And sugar or sweetener. Dahil bumibili din naman tayo ng sugar, why not na bumili rin tayo ng sugar replacement natin? I usually ang binibili ko is stevia or erythritol. Yun yung usual na binibili ko na sugar replacement sa keto. So yun lang yung dalawa na yun. Yun lang talaga yung binibili ko. Coco aminos and stevia or erythritol na sugar replacement. And then, yun, okay na yung pagkain ko. Hindi ako magluto ng adobo kasi meron akong coco aminos. But pwede rin naman magluto ng adobong puti na suka lang yung nilalagay. And maraming pwedeng iluto kasama yung coco aminos. And hindi siya sayang na bilin, hindi siya nakakahinayang bilin. And so, yun lang po yung tip ko. Sana may natutunan kayo today. And sana huwag kayong matakot na mag-try ng keto diet. It's very affordable and very simple. Tatanggalin nyo lang yung carbohydrates. Alam ko medyo mahirap and struggle yung pagtanggal ng kanin at bread and starchy foods na nakasanayan na natin. But in a long run, isipin nyo na lang na yung goal nyo na weight, yung inaasam nyo na weight is
makukuha ninyo pag meron kayong discipline sa sarili ninyo. Lahat naman ng food ng keto, napakasimple lang. Hindi siya complicated like ng mga naiisip natin. And healthy pa siya. Wala kayong iinumin na gamot para pumayat. Ang gagawin nyo lang is eat healthy. So that's it for today. I hope you like my video and I hope you learned something. And that's it. Don't forget to subscribe, like, and share my video. And please don't forget to ring the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. So until next time, bye-bye! Oh, yeah. Ang heyo, humidin na!